introduce ko muna sa inyo ang bago kong friend na foreigner man, Pinoy pa rin at heart, Vladimir Grant! I'm so excited na ako kasi I'm making a guide list. Tapos, the content will be, tell me you're a Filipino without actually telling me you're a Filipino by showing the unique ways of how truly Pinoy celebrate Christmas season. Wow, that's interesting. So, tara na? Tara na? Game? Game! Pagtuntong pa lang ng September, you can already feel the Christmas feels. No way! Sobrang mahaba. Ano, 4 na buwan talaga? Yes, kahit hanggang January pa nga eh. Wow! So next, maririnig mo na yung mga Christmas songs sa radyo, sa mall, sa mga kalye, o kahit saan pa man. You know what I see, V? That Filipinos are actually love celebrating, especially when it comes to Christmas. Pero hindi lang yan, Vlad. Mula sa loob ng bahay hanggang sa mga kalye, punong-puno yan ng mga Christmas decors. You know what, V? I surely can say that Mga Parol is the most recognizable Christmas symbol dito sa Philippines. Yes! Everywhere! In fact, meron pa tayong tinatawag na Giant Lantern Festival sa San Fernando, Pampanga. Wait lang, kasi gusto ko makita Christmas decors dito sa mga streets. Oh. Tara na! Tara! Ang dami dito sa tabi-tabi! Teka, dito ba? Doon! Tara! Tayo ngayon sa Policarpio Mansion at isama muna dyan ang Carlos Family Residence sa Santa Maria, Bulacan. V, when can we go to Bulacan? Ngayon! Tara na! Let's go! Pasko talaga ay ang panahon para sa pagbibigayan, para sa mga donation drives at iba pang pagkakawang gawa para sa mga kapwa. Tapos for all of you watching us right now can actually initiate their own gift-giving drive or support one in their community. Vlad, alam mo bang here in the Philippines, Christmas season means more yummy foods at hindi nawawala dyan ang mga Pinoy favorites na puto, bumbong at bibingka. Can't Let's wait begin. To try this out! Yeah! Okay. Ivy, meron ako something para sa'yo. Ay! Oh. Thank you! Alam mo bang, I also have something for you! Maraming salamat! Alam mo, what we just did is an exchange gift. Pero para sa mga Pilipino, ang tawag dito ay Monito Monita. Talaga? Is it like ano? Secret Santa? Yeah! Alam mo ba, Vlad, na naging parte na rin ng Christmas celebration naming mga Pinoy ang panonood ng mga pelikula? Wow, talaga? Oo! Alam mo bang may film festival na ginaganap tuwing Pasko? Wow, it actually looks like we adopting the bagong normal talaga. Yep. Diba? Mahalagang parte rin sa tradisyon ng mga Pilipino tuwing Pasko ang simbang gabi. Kaya for 9 consecutive days ay umaattend kami ng misa tuwing madaling araw. At kapag nakumpleto mo yun, ay pwedeng matupad ang wish mo. Oh wow, you know what, V? I'm just gonna write it down. Kasi meron ako maraming wishes talaga. So Vlad, itong salo-salong ito ang isa sa mga pinaka-highlights ng Paskong Pinoy. Ang Noche Buena! Ano yun? Kasi mukhang parang maliit ng turong. No! At pagsasalubungin naman ang New Year, may handaan din. Ang tawag dito ay Medianoche. Pero ang isa pang paraan sa pagsalubong ng bagong taon ay ang paggawa ng ingay para mataboy ang mala sa pagsalubong ng bagong taon. Okay. Try mo. Okay, sige. Isa, dalawa, tatlo. Alam mo ba, ang Pasko sa Pilipinas, Vlad, ay umaabot hanggang January 6 because of the Feast of the Three Kings. At yun na din yung ending ng Christmas season dito sa Pilipinas. Season in the Philippines is much more fun with you kasi we celebrate it with our friends, our families, and loved ones. Maligayang Pasko, V, at maraming salamat for sharing all this with me at complete na sa list ko. Yay! I'm so happy for you and happy holidays, everyone!